Yo, what's up mga kabin? Good evening. Isang pinagpalang gabi. Vlog natin ngayon ay kuha tayo ng reaction video tungkol sa laban nila ni Boy Tapang and Russell. Kung bakit hindi natuloy or anong nangyari. So wala na tayong paligo-ligo pa. Panoorin natin at intindihin natin yung mga paliwanag nila or paliwanag ni Boy Tapang. So let's go. Yun mga kabin, panoorin nyo na lang mga paliwanag ni Boy Tapang kung bakit hindi natuloy yung laban nila or bakit, anong nangyari or anong dahilan bakit hindi natuloy. Marami pa namang sanang pumupusta. Libo-libo pa naman yung pupusta sa laban nila tapos hindi natuloy. Or ayan na lang ating reaction video. Panoorin nyo lang po ito. Panoorin nyo na lang po ito. So yun, let's go. Hey yo, what's up mga katapang? Pasyensya na kung hindi natuloy yung laban namin ni Russell kagabi. Ngayon ako nakagawa ng video kasi kagabi wala akong gana sa sarili. Sobrang pagod ako, natulog ako na maaga. So ngayon mga katapang, gusto kong ipaliwanag sa inyo lahat kung ano yung nangyari. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga team Bruce ko Bruce. Alam kong nilismaya kayo dahil hindi natuloy yung laban namin ni Russell. Alam kong kondisyon na kondisyon si Russell sa laban namin. Pati ako, na-dismay din ako sa sarili ko, nagalit ako sa sarili ko kung bakit ngayon ito nangyari, kung kailan mismo na sa laban namin ni Russell. Ang nangyari kasi mga katapang, noong Wednesday ko patuloy na dala itong sakit na ito, noong nasa Cebu pa kami nag-stay bago kami babiyahe ng Manila. Inatake yung ulcer ko sa chan ko, matake yung ulcer ko, sobrang sakit yung nararamdaman ko. Ang akala ko kasi mawawala ito nung lang laban ko. Kaya nasa isip ko na baka mawala ito sa laban ko. Kaya hindi ko nasabi agad ni Kuya MJ kasi galit na galit ang boss kung bakit daw hindi ko sinabi agad nung hindi pa laban. Kasi sinabi ko nga sa sarili ko na hindi mo natin sabihin nila kay MJ, baka makaya ko pa ito. At doon, nung malapit na yung laban, ang oras ng laban, mas lumala yung sakit ng tiyan ko. Kaya agad namin na tinawagan si kay MJ na sobrang sakit na lang tiyan ko. Baka pwede bang ipustun yung laban kasi sobrang sakit, hindi ko na kaya. Kung iniisip ko lang yung sarili ko, mga katapang, pwede naman akong lalaban. Pero iniisip ko yung mga taong naniniwala sa akin, ako yung mananalo. Yung mga taong kumusta sa akin, iniisip ko yung mga pusta na sobrang laki. Ayoko yung mapahiya yung mga taong kumusta sa akin na yung nararamdaman ko, yung dahilan na yung pagkatalo ko. Ayoko yung na yung mga tao na hindi mawalan ng tiwala sa akin. Kaya mas maigi ng safety first. Kaya mga tapang, ginawa kong video ito kasi nagagalit din ako sa Bruce ko Bruce kasi porkit may nararamdaman lang ako, akala nila hindi totoo. Ayan o, ito yung pagkain ko. Ayan o, naglulugaw din ako. Naglulugaw lang ako kasi pag kumain ako ng kanin, nasusuka ako. Ayan, ang daming gamot na pinili para sa akin. Ayan. Ayan o, ito yung mga gamot. Ayan, pakita mo para maniwala yung Bruce ko Bruce. Ayan o, may dextrose. Ayan, kung ano pa yung mga gamot na yan. O, ayan, ang daming tubig. O, ang daming inainom ko. Ilang buti na yung naubos ko. O, ayan. O, yung mga frutas dyan. O, yung katurit. Para hindi ako ma-dehydrate. Ayan ko, kayo mga Bruce ko Bruce, kung makapagsalita kayo, ang yabang-yabang mo. Anyway, hindi naman ako yung kasing tao na parang manok kagaya nyo. Putak ng putak, hindi pa nangingitlog. Kasi ang yabang-yabang nyo. Sinabi pa nila na baka daw nalibago ko sa tubig, mineral. Kasi hindi daw sanay. Kung akala nyo ba hindi kami umiinom ng mineral? Kahit mahirap kami umiinom kami ng mineral. Ang yabang-yabang yun talaga. Bakit nasa kayo, nasa itaas kayo. Ang yabang-yabang yun. Huwag kayong dagdal ng dagdal. Patulayan nyo sa ring.
maswerte lang kayo kasi may nararamdaman ako ngayon. Eh kung wala akong nararamdaman, siguro may nangyari na sa atin kagabi. Hindi sa pagmamayabang. Matalo mo man ako Rasin, pero hindi matalo ito ang totoo. Pag kung matalo mo man ako Rasin, may mangyayari din sa'yo. O kung matalo mo man ako, may mangyayari din sa'yo. Hindi kang mananalo na yung katawan mo okay lang. Yan, totoo yan. Kung manalo ka man sakit. Kaya sobrang yabang-yabang nyo. Kaya ano yung coach? Ano yung sabi ni Ed? Andito si coach. Ano yung sabi ng Gurus-Gurus? Si Rasin, kaya ng 12 rounds. Ito si coach sa hindi pagmamayabang. Ito, professional to. Ang dami na niyang laban na nangyari sa buhay niya nung nag-stop siya ng karir niya. Ayan, anong masasabi mo, coach, na si Rasin kaya ng 12 rounds? Nagpapatawa tong mga bros ko bros. Ang yayabang! Alam yung guys. Oh, ayan, alam yung status ng pag-boxing. Yung sinabi na 12 rounds, patunayan niya sa akin. Baka hindi niya aabot ng 12 rounds. Patunayan yung guys. At sabi pa ng sabi ng coach niya, ano yun? Pang-professional na daw yun. Pang-professional yung galawan. Galawan. Sige, patunayan yun. Baka hindi nyo napakita yung training yun kasi napakalawasan yung training yun. Kasi kami, hindi kasi kami mayabang. Nayayabangan lang kami sa Gurus ko Gurus. Sinabi pa nila na, boy, duwag, takot daw ako. Nagpapatawa ba kayo, Gurus ko Gurus? Ako takot. Sa dinami-dami na nakalaban ko noon nung nag-boxing ako, mas malaki pa kay Rasin, mas magaling pa kay Rasin. Hindi ko nga inaatrasan. Si Rasin pa ba yung aatrasan ko? Nagpapatawa ba kayo? Umatras lang ako sa laban kasi may dinamdam ako na sakit. Sobrang sakit ng chan ko. Hindi ako makatayo ng maayos. Lagi akong nagdudumi. Pipilitin ko ba yung sarili ko na sobrang sakit? Hindi kung kayo nasa sa katayuan ko ngayon. Ano ba yung gagawin nyo? Siyempre, ganito rin. At saka guys, yung nagsabi na na duwag si Boy. Alam nyo ba, kapag kahit punti lang nalaman sa boxer guys, hindi niya pwedeng lalaban kasi napakadelikado. Yan yung professional. Yung nasabi na nang umatras, sino ba yung yun na yung yabang-yabang ng gusto. Literal na mayabang. Literal na mayabang. Ang magigigil ako guys, magigigil ako sa panood sa gusto nga itong lumaban. Oo, ayan na. May ano, sabi ko nga, wag mo na, hayaan nyo na natin sila. Kahapon, pinilit ko yung sarili ko na lumaban. Pero sila coach, pinigilan nila ko na wag kasi nawala yung lakas mo. Pumapayat ako kasi 2 days, Wednesday, nagsimula itong sakit ng chan ko na di ako kumakain. Eh, pumapayat ako, hindi ko makumakain. Puro tubig na lang yung hininom ko. Kasi pag kumakain ako, nasusuka ako. Ang yabang-yabang yung magpagkasalita. Para kayong ano, malakas na nila lang. Ayan guys, kita nyo lang yung tutunayan nyo na lang sa lawak guys na kaya yung babalak tatlong ng board calls guys. Alam ko namang sabik na kayo Bruce ko Bruce na makalaban ako. Siyempre naman, ako sabik na sabik din. Pero hindi ako duwag, hindi rin ako takot. Isipin nyo, gumiyahe kami Cebu to Manila para labanan kayo. Tapos ngayon lang kami matatakot. Nagpapatawa ko. Eh kung takot kami, hindi pa lang sa Cebu, aatras na kami. Saan ba utak niya? Maswerte lang kayo, may nararanan ako ngayon. Sige lang, mawawala din to. Alam ko na mawawala to in God's name. Ayan, mawawala din to. Tayo alam nyo guys, lahat na pinakain yung pinakain din namin. Pero yung pinakain namin guys, siguro hindi nyo pa nakain lahat guys. Totoo yan. May alam na kami guys, pero... Ano sabi ng Bruce Cruz, magdalada tayong tubig ng sila. Akala nila ng Bruce Cruz, sila lang may tubig ng mineral. Oo. Mas palilas mo na siguro yung ano, okay? Di ba? Oo, hindi. Hindi naman tayo yung kasing tao na puro dalala, puro salita, wala sa gawa. Wala kaming sinasabi na meron guys. Ang amin guys, sa lako namin papakita lang. Wala kaming sinasabi na ano. Basta gawin lang, gawin yung lahat ng makakaya nyo guys. Baka, ayan, pasensya na kayo, Bruce ko Bruce, kung nadidismaya kayo. Yan, ulit, pasensya na sa inyo. At sa mga supporters ko dyan, alam kong excited na kayo sana sa laban namin ni Rasin. Pasensya na sa inyong lahat. Iniisip ko din yung mga tao na pumupusta sa akin. Ayaw kong masasayang yung tiwala nyo sa akin. Dahil pinipilit ko yung sarili ko na hindi ko naman kaya dahil may dinamdam akong sakit. Kaya sobrang pasensya talaga sa inyong lahat. Ayun guys, kung may tiwala kayo sa bata niyo, mga busto-busto. Patayan yung busto ni Bino. Totoo yan! Busto-busto, kung mataas yung tiwala niyo kay Rasin, pantayan niyo yung lahat.
bantayin niyo yung pusta. Oo, ayaw mo ano. Sobrang ano niya. Ayaw pa nilang maniwala na nagka may nagka-problema ako. Ayun, pakita niyo yung gamot diyan. Ang daming gamot diyan, oh. Ang daming gamot, may epikasin pa yan, oh. Oh, nilagay sa tiyan. Oh, ayan, ang dami diyan, oh. Iniinom ko, oh. Ang dami diyan, oh. May bread pa, hindi pa nakain kasi ayaw kong kumain. Ayan, meron pa mga... Oh, ang dami diyan. Tapos sasabihin niyo na... Ayan, oh. Huwag mo na pakita natin, coach. Oh, ano, tapos sabihin niyo pa na natatakot ako. Ayan, oh, payat-payat ko na nga. Dahil hindi ako kumakain ng maayos. Oh, tapos sabihin niyo natatakot ako. Nagpapataw kayo, sinuwerte lang kayo. Kaya dahil mismo sa laban natin na nagka-problema ako. Kaya abangan niyo, mga katapang. Abangan niyo, Rasel, mag-training ka ng maayos. Kasi nakitako sa gala mo. Parang ano, tawag yung lousy. Oh, lousy. Ano, paano yung hope mo? Napagano'n. Ang yabang-yabang nyo. Pare, hindi nyo lang bibong pag-professional, pare. Oh, pare, yung coach niya, yung sabi ng coach niya, professional na kasi. Professional ba yun? Professional ba ng galawan? May galawan? Kaganon. Professional na ganon. Hindi kami nagmamayabang. Kinasabi lang namin yung totoo. Hindi kami nagmamayabang. Kaya patunayan din sa ring. Patunayan natin, huwag yung sabihin na takot kami. Kasi itong mukha to takot. Handang makibasagan to. Hindi to takot, handang makibasagan to. Itong mukha to, mukha ni Rasil na mukha ko. Eh, yung mukha to, pang ano nang ini, pang chicks boy. Ito, pang basagan to. Tugong probinsya to, ang pamatawa kayo. Ang gigil ako sa inyo eh. Ang yabang-yabang nyo. Ayan, nawala ang sakit ng tiyan ko. Sobrang gigil ako sa inyo. Abangan nyo sa laban. Ayan, kung pwede ko sabihin ko si KMJ, pag nawala agad to, lalaban tayo. Ang yayabang nyo, eh kung pwede nga, walang gloves tayo, ang yayabang nyo. So, ang yayabang nyo. Alam mo guys, hindi naman sinabi na pang-professional yung galawan ni Betawan. Hindi, pero, kami mismo ang sabi, hindi pang-professional yung galawan ko. Pero, handang makipagbasagan. Handa akong makipagsamayan. Sa bata nyo guys. O, yung si Rasil, kung sinabi man nila magaling si Rasil, patunayan nyo yan. Kasi ako hindi ko masabi na magaling ako. Hindi ako professional. Pero handa akong makipagsabayan kay Rasil. Handa akong magpagbugbugan. Bugbugan tayo. Hindi ako takot dyan kasi sanay na kami sa probinsya. Mas malala pa nga sa boxing yung nangyari sa probinsya. O, totoo yan, diba ko? Hindi nyo lang alam. Kaya huwag na yung kaming sabihin takot kasi hindi kami takot. Kailan man yung Bisaya, hindi takot. Walang Bisaya na takot. Kaya sabihin ko lang sa inyo, bros ko, bros. Ito, ngayon ako nagkagaganito kasi sobrang yayabang nyo. Hindi nyo nirespeto yung nangyayari sa amin. Sobrang grabe na dinismaya din kami dahil sa nangyari. Pero ang yayabang nyo. Kaya abangan nyo na lang yung laban. Rasil, may kunting araw ka pa mag-training. Ayan, yan ang sabihin sa iyo. Ang yabang-yabang nyo. May paano pa kayo, may pa-comment pa kayo sa video ni interview ko ni Kuya MJ. God bless sa iyo, Boy Tapang. Get wisdom. Ang pa-plastic nyo, ang pa-plastic nyo. Huwag kami. Huwag niyong lukuhin. Ayan, Rasil, good luck sa ating dalawa. Kung sino man yung manalo. Sasabihin ko lang sa iyo. Kung ikaw man yung manalo, sisiguruduin ko, hindi ka uuwi ng masasamo ka. Sarado. Maglaban kayo, no mercy. Kasi, no mercy. Hindi na tumawa sa'yo. Oh, no mercy. Kasi ang yayabang eh. Ang yayabang sinabi pa na ako. Daming sinabi niya. Hindi daw nasanay sa mga pagkain, mga mainang ginalang. Kahit malakas na nila lang, magkakasakit din. Kaya abangan nyo lang mga katapang. So ito nang ihinto ko na itong video na to. Kaya maraming salamat sa nag-attend sa situation ko. Maraming salamat sa naka-appreciate. Kaya abangan nyo na lang. So, pasensya talaga sa inyong lahat. Abangan nyo na lang yung laban yun ni Rasil. I-update na lang ni KMG sa inyo. So yun lang. Maraming salamat. I love you sa inyong lahat. So yun nga mga kapin. Yun na rin po naman yung mga paliwanag ni Boy Tapang. Sa laban nila kung bakit hindi natuloy. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel at salamat sa lahat. Huwag po sana kayo magsawa sa aking mga video at salamat sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga food vlogger natin sa lahat ng mga kayo sa salamat. Bye-bye.
bukas saksi.